Good afternoon mga ka-GT! Ayan, andito na naman tayo bumabalik at saka nagbabalik sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa naka-subscribe at saka sa naka-click sa ating notification bell, pwede nyo nang gawin ngayon din. Ngayon ay isi-share ko sa inyo kung paano nga ba ako, yung mga tips na ibibigay ko sa inyo kung bakit mabilisan lang yung pag-monetize ng aking YouTube channel. So, ano ba yung mga requirements na pwede natin gawin para mabilisan yung pag-monetize ng ating YouTube? Share ko ngayon yung unang-una na napapansin ko bago na monetize yung aking channel. Ginagawa ko is, kasi yung sa iba matagal, merong 1 month bago na monetize yung YouTube channel, 3 months, 5 months, yung iba aabot pa talaga ng malapit na 1 year. Alam mo kung bakit? Kasi merong iba na hindi tugma sa requirements ni YouTube at saka hindi rin tugma sa mga ina-upload mo na videos. Bago ako mag-tip sa inyo, mag-shoutout muna ako sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga manonood at saka sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na para ma-update kayo sa lahat ng aking mga videos. Ngayon, thank you sa lahat ng mga nag-subscribe. At saka, kung hindi dahil sa inyo, hindi po mamonetize yung aking videos. Yung tips na to, kasi matagal na ako na naging member, nagre-register. Meron akong channel noong 2016 pa talaga. 16, 17, 18, 19, 20. So, umabot po ng 4 years, umabot ng 3 years bago ako nag-focus sa YouTube. Kasi dati, hindi ko pa talaga alam kung ano yung gagawin ko. Wala pa kong time at saka yung parang hindi mo alam kung ano yung saan ka mag-uumpisa. O, diba? So, ngayon ay aking ibahagi sa inyo na bigla na lang ako nagtaka na yung Gmail account ko, nakaka-receive po ako ng notif na pwede ko nang i-monetize yung aking YouTube. So, nalaman ko sa iba't ibang mga videos, doon ako kumuha ng mga idea kung ano yung gagawin. Kasi hindi talaga ako expert sa ganyan. Hindi na ako naging first timer ako na mag-YouTube at saka mag-vlog ako ng gaya ng ganito ngayon na naiinganyo ako sa iba na kumikita na rin sila. Maliban doon, meron kang mga tips na maibigay sa iyong kapwa na pwede nilang i-apply. Aking unang napapansin ko kung bakit na mabilisan yung approval. Maliban siguro sa matagal na ako, pero meron na talaga akong AdSense account. Bago ako nag-YouTube, meron na ako kasi dati, nung matagal pa na mga panahon, alam ko na yung AdSense na kumikita rin dyan kahit hindi ka YouTuber. Para siyang campaign siya na sa mga affiliate na links or sa mga affiliate marketings na meron kang i-apply doon, nakikita. Yung sa YouTube account mo, dapat meron kang Google AdSense account. Unang tips ko talaga, kasi yung iba, meron na una nilang ginagawa is gumagawa muna sila ng YouTube channel. Kasi sila nag-register sa Google AdSense. Pero sa akin, isang tips ko lang yun, bakit mabilis yung pagkaka-approve? Hindi nga siya umabot ng 24 hours kasi hindi ko na malaya na nag-notif na yung na-approve na agad ako. Mabilis lang. Siguro hindi umabot siya ng 24 hours. Pero yung pagtingin ko sa email, hindi talaga umabot siya ng 24 hours. So yung ginagawa ko is, gumawa muna ako. Bago ako gumawa ng YouTube, meron na ako na Google AdSense. Pangalawa is, gumawa ka ng YouTube channel. Kagamitin mo lang yung email address mo. Lahat naman, yata tayo, meron tayong email address. Okay? Pangatlo is, yung tips mo is, bago ka mag-apply na magpapamonetize kay sa yung YouTube, tingnan mo muna yung sa YouTube Studio, yung mga videos mo, kung meron siyang copyright claim. Okay? Kasi sa pag-copyright, gaya ng mga music, doon kasi ka mag-copyright. Bali, nag-apply ka ng mga music na galing sa iba, yung mamayari. Okay? So, yung gagawin mo is, bago ka mag-apply, tingnan mo muna
para mas mabilis talaga. Lahat ng videos mo, gagawin mo yan. Tingnan mo ang lahat. Okay? Tingnan mo kung okay na ba siya, yung walang restrictions tinatawag. Kasi pag may ano, naka-copyright ka, yung nakalagay dun is restrictions. Okay? Sa action, yung ganyan. So, ganito lang yung gagawin mo bago mo i-apply. Kasi merong dalawang dapat matapos mo bago ka ma-monetize. Una, yung 1K subscribers. Salamat, magpapasalamat talaga tayo sa lahat ng mga subscribers na kahit hindi meron tayong videos na hindi nila nagustuhan. Pero pag tinutulungan kanila, tsaka magtulungan din kayo, pero bawal yung mag-sub to sub. Yung gagawin mo lang is, tingin ka muna sa video ng tumitingin ang video mo. Okay? Tingin ka muna sa kanya, mga 10 minutes pataas, tsaka mo, i-subscribe siya. Okay? So, visit mo muna yung channel niya, tsaka mag-subscribe sa kanya. Kasi babawasan niya ni Lolo YouTube yung mga subscriber mo. Siya mismo yung magtatanggal. So, pangalawa ay yung 4,000 watch hours. Yung iba, meron silang mga, yung mga ginagawa ng, hindi ko alam kung, kasi ako naka-apply din ako ng kunti na ganyan. To tell you honestly, okay? Nagpapa-apply talaga ako ng watch hours. Pero hindi lahat. Hindi lahat ng mga ano. Depende yan. Kasi yung maganda talaga kung mga loyal mo na mga subscribers ang tumitingin sa YouTube mo. So yung gagawin mo sa mga videos mo. So yung gagawin mo is mag-LS ka pwede. Tapos mag-upload ka ng mga videos mo. Kasi wala naman titingnan. Paano i-monetize kung wala kang mga videos. Pangatlo din yung kung meron kang friend na magpapa-add ka, lalo nang malapit ka na sa 4,000 watch hours, or mga friends mo na pwede mo ipapawatch, okay, na walang skip talaga. Isa yan sa mga bakit mabilisan yung ma-approve yung YouTube channel mo. Isa yan. Tapos, yung pagbibigay mo ng content sa yung video na interesting sa iba, yung may makukuha sila, halimbawa kahit anong klase ng video meron ka, pero meron dapat silang matutunan na galing sa ginagawa mo, sa ina-upload mo ng mga videos. Makatulong man siya or hindi, pero meron ka talagang dapat content na ano ang punto na bakit siya tumitingin hanggang sa dulo ng inyong videos. Okay? Okay, hanggang dito na lang ako para sa lahat ng aking mga subscribers. Wala pa talaga akong time na maglista sa lahat ng mga names niyo. Kasi yung gusto ko is yung mag-raffle ako. Kasi umabot na ng 1K subscribers meron ako at saka monetize na rin. Ako na naman ang magbibigay ng tulong galing sa inyo. Ako naman ang galing sa akin. Ako naman yung magbibigay. Kasi meron pa akong mga ibang business na pagkakakitaan na lihitin mo. So, yung mga nakaraan, wag na po nating pansinin yun. Iba yun sa ating future na pupuntahan. Kung meron man tayong videos na nakikita, kasi lahat naman na meron sa YouTube, hindi talaga lahat ng mga uploader na lihitin mo ang isang mga videos mo. Or ano man ang meron na hindi mo alam. Kasi lahat ng mga nagbi-video, hindi lahat makikita mo na lang. Ang importante kasi meron dyan is yung watch hours, tsaka mga subscribers, at tsaka maging totoo ka sa iyong sarili. Okay? Hanggang dito na lang po. God bless.